Si Kat na newscaster turned senador, kinontra ang pagpapasara sa ABS-CBN. Siya na nga ba ang pag-asa ng Kapamilya Network? Ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Naglabas ng salubi ng isang sikat ni newscaster sa kasalukuyan na tumakbo at nanalo sa pagkasenador kaugnay sa naganap na ABS-CBN shutdown 2 taon na ang nakakalipas. Ang personalidad na ito ay mas kilala sa kanyang show na TV5 at sa YouTube, subalit nagdesisyong umalis upang tumakbo sa pagkasenador. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang desisyon dahil matapos ang eleksyon ay nanalo si Raffy Tulfo sa posisyon at katunayan ay nasa top 3 senator siya base sa partial unofficial result ng halalan this year. Sa isang panayam ay binahagi ni Raffy Tulfo ang kanyang salubin kaugnay sa pagpapasara ng ABS-CBN noong taong 2020 at ayon sa kanya ay dapat sana'y pinagbayad na lamang kung mayroon mang pagkakautang ang ABS-CBN. Panig ang dating broadcaster at presumptive senator na si Raffy Tulfo sa kanyang mga kasamaan sa media pagdating sa kontrobersyal na pagpapasara sa ABS-CBN at sa pagpapataw lang ng parusang civil case sa kriminal sa libelo. Ito ang sabi na Raffy Tulfo na kasalukuyang top 3 sa pagkasenador sa partial and unofficial tally ng COMELEC, habang idinidiing dapat kinasuhan na lang ang Kapamilya Network kung may nalabag sa batas kaysa hindi na narenew ang pangkisa. Matatanda ang May 2020 nang tuluyan ng mapaso ang prangkisa ng ABS-CBN dahil dito ay pinag-utos ng NTC ang pagpapashutdown ng kanilang pagsasaere. July ng kaparehong taon nang mapag-usapan sa Kongreso ang pagbibigay muli ng prangkisa sa kanila, ngunit sa huli na naigang hindi pagbibigay ng panibagong franchise sa ABS-CBN. Dahil sa hindi nakakuha ang franchise ng ABS-CBN, ay kinailangan nilang mag-let go ng mahigit sa 5,000 employees sa gitna ng pandemic upang mapanatiling nakatayo ang kumpanya, upang maisalba rin ang mahigit sa 6,000 pang empleyado. Sa kabila naman ng mga pangyayaring ito, ay nagbukas ng ilang opportunities ang naturang kawalan ng prangkisa ng mga panibagong partnerships ang ABS-CBN. Sa kasalukuyan nga ikapartner nila ang Zowie TV, TV5 at Beam Channel upang maipalabas sa free TV ang ilang programa nila. Sa bahagi ng kanyang pahayag kaugnay dito ay sinabi, kung mayroon mang utang ang ABS-CBN, sana inobligan na lang yung ABS-CBN na bayaran yung utang na yun rather than ipasara totally kasi maraming naapekto ang empleyado, libo-libo ang nawalan ng trabaho. Nawala sa ere ang ABS-CBN nang hindi lumunsod sa Kongreso ang mga panukalang mabigyan sila ng bagong franchise. Nangyari ito matapos nilang makabangga si Pangulong Duterte dahil sa hindi nila pag-ere ng ilan niyang mga patalastas noong kumakandidato pa ito noong 2016 sa pagka-presidente, kahit ito ay bayad na. Ayon pa sa kanya ay susuporta naman daw ni Raffy Tulfo ang anumang aplikasyon para sa bagong legislative franchise ng ABS-CBN kung nagkataon. Nang matanong naman kung dapat mang ibalik sa ABS-CBN ang frequencies nila na ngayon nasa kamay na ng bilyonaryong si Manny Villar, sinabi nitong kung naayon sa batas ay maaari manun nilang pagbutuhan ito sa Senado. Una nang inilipat sa Advanced Media Broadcasting System o AMBS ni Senator Manny Villar ang 2 television channels na dating pagmamay-ari ng ABS-CBN. Sa dagdag niyang pahayag kaugnay dito ay sinabi, siguro pagbutuhan, ipwede naman siguro kapag nag-open ang 19th Congress, pwede pag-usapan sa Kongreso. Tingnan kung it is possible pa na maibalik ang prangkisa sa ABS-CBN. Kung hindi na, bakit? Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Gloria Ritulia, kay Lonnie Calayan at kay Chris Jerry Cruz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.